Patay nang naiuwi ang leader ng mga birador sa baryo ng Doña Manuela. Nakatakip na ito ng telang itim at baka sa mga nagbubuhat nito ang labis sa pagdadalamhati. Malungkot ang buong samahan dahil sa nangyari. Ang pagkamatay ng kanilang leader ay isang malaking kawalan para sa kanilang lahat. Lalo pat hindi nila alam kung sino ang maaring pumalit. Napatay ang pinuno natin hindi dahil sa mga rebelde na kalaban natin, kundi dahil sa mga aswang. Nagkaroon ng bulong-bulungan noon ng mga sandaling yon. Karamihan sa mga miyembro ay hindi kumbinsido sa sinabi ng kanang kamay na si Donito. Kung ayaw niyong maniwala, tanungin niyo ang iba kong kasama na sugatan din. Doon sinabi ng kanang kamay, mga aswang ang nakasagupa namin. Hindi ko alam pero palagay namin, inagamit sila ng mga rebelde laban sa atin. Tama ang hinala ng leader natin na may mga aswang sa kabilang bundok. Ang hindi lang namin sigurado ay kung may koneksyon ng mga aswang na yon sa mga rebelde. Pero hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala ang mga posibilidad. Kung totoong mga aswang, paano naman natin sila matatalo? Hindi naman sila sobrang hirap kalabanin. Pero mga traitor sila. Hindi sila umaatake ng harapan. Aatake sila kapag masyado kang kampante sa kinalalagyan mo. Ganun ang nangyari sa amin. Kaya kami na-ambush ng mga aswang. At kaya namatay si Pinuno. Bumuntong hininga na lamang ang kanang kamay na si Donito. Lugmok ang lahat nang magukay sila ng libingan sa kanilang kampo. Samantala, tila naging masama naman ang unang araw ng pagsali ng magkaibigang Gordon at Remedyo. Hindi inakala ng magkaibigan na masamang balita kaagad ang bubungad sa kanila. Na kung tutuusin, ay dapat nagdiriwang ang dalawa sa kanilang pagsali dahil matapos ang maraming hamon at pagsasanay sa kanila. Nagawa nilang lampasan ng mga yon at maging opisyal na miyembro ng samahan. Hoy! Kayong dalawa! Mga bago kayo? Napatayo ng tuwid ang magkaibigan nang mapansin sila ni Donito sa oras ng kanilang pagpapahinga. Nakatayo kasi ang dalawa sa gilid na parang mga tanga. Ah, sir! Hindi po kami gago. Baguhan lang kami pero hindi naman po yata tama na minumura nyo kami. Siniko ni Remedyo ang kaibigang si Gordon para sawayin. Pero dahil mabagal ang proseso ng utak ng binata, hindi kaagad ito nakatunog. Hinagago mo ba ako? Medyo may halo ng inis ang tinig ng kanang kamay na si Donito. Pero hindi papatinag ang katangahan ni Gordon sa mga sandaling yon. Sir, kayo po ang unang nanggago eh. Sumenya si Donito kay Remedyo. Kaya naman, agad na binatukan ni Remedyo si Gordon. Uy, sinaulo! Ang sabi niya bago, hindi gago! Napatakip ng bibig ang lalaking si Gordon at labis ang kanyang pagkahiya. Sir, pasensya niyo kayo sa kaibigan ko ha. Ito po kasi si Gordon eh, may problema po sa pandinig. Minsan bingi po siya. Pero madalas po tanga. Eh, pasensya po talaga sir. Hindi ko po talaga narinig ng maayos eh. Akala ko po talaga gagong sabi mo sa amin. Lumapit sa kanilang dalawa si Donito. Oh, ngayon, gago ka talaga. Sige na, maganda na kayo't mamaya. Dadasalan natin at bibigyang galang ang pinuno natin. Nakahinga ng maluwag si Gordon ng mga sandaling yon. Mabuti na lamang ay wala sa mood na manakit si Donito. Kaya pinalampas na lamang nito ang nangyari. Sira ulo ka talaga. Papaparusahan pa tayo sa ginagawa mo eh. Kabago-bago lang natin eh. Kailan ka ba huling naglinis ng tenga mo? Pambira ka naman oh. Eh pagkakarinig ko kasi gago eh. Bago pala. Kainis talaga tong tenga na to oh. Tara na. Tumulong tayo sa pag-asikaso ng upuan para sa padasal mamaya. Tinuon na lamang ng dalawang atensyon sa pagkumpuni ng ibang sirang upuan na kanilang magagamit. Makalipas lang ang ilang minuto, naihanda na rin ang lahat. Madilim na nang may dumating na tinuturing na pari ng samaan. Ito ang magsasagawa ng padasal
at magbabasbas para sa namayapa nilang pinuno. Sa mga hindi pa nakakakilala, ito nga pala si Capio. Dating miyembro siya ng samahan ngunit mas pinili niyang maglingkod sa Diyos. Ngayon, sasamahan niya tayo sa padasal. Ngumiti lamang ang matandang si Pio na namumuti na ang buhok. Hindi nagtagal, sinimulan na rin niya ang seremonya. Sandali lang ang naging padasal. Kalungkutan naman ang bumalot sa maraming miyembro ng samahan. Hindi pa rin nila natanggap ang nangyari sa kanilang pinuno. Maraming salamat po, Capio. Umalis na rin ang pari na si Capio makalipas lang ang ilang sandali. Nagsibalikan na rin sa kani-kanilang tent ang mga birador. Samantala, hindi naman mapalagay ang magkaibigang Gordon at Remedyo dun sa labas. Pinag-uusapan nila ang nangyaring pagkamatay ng kanilang pinuno. Maging sila rin kasi ay hindi kumbinsido na aswang talaga ang pumatay. Aswang kaya talaga yun? Parang ang labo eh. Maniniwala pa ako kung ang pumatay sa pinuno natin ay rebelde. Kasi yun naman talaga kalaban natin, di ba? Hindi ko nga rin alam eh. Ngayon lang ako nakarinig ng aswang na pumatay ng tao. Tapos, pinuno pa ng birador ang pinatay. Eh di ba parang kahina-hinala yun? Hindi naman tanga siguro yung pinuno natin para mapatay lang siya ng ganun. Sinasabi mo ba na hindi aswang ang pumatay sa kanya? Hindi kaya pinatay siya para mapaltan siya ng kanang kamay? Gagi ka. Boses mo baka marinig tayo. Mabigat na paratang yan, sira ulo ka. Eh, bakit? Pwede rin naman ganun ah. Malabo yan. Alam mo naman kung gaano kalapit siya sa't isang pinuno at ang kanyang kamay. Parang magaman na rin sila, di ba? Uy, makapaka ka siguro pre. Hindi pa rin natin kilala si Donito, no? Oh, kahit na. Kung ano man niyang inaisip mo, huwag mo nalang sabihin sa iba, ha? Baka mapamak pa tayo niyan, eh. Tumango na lamang si Gordon bilang pagsang-ayon. Alam din naman ito na baka maaga siyang makarating ng langit kapag nakaabot kay Donito ang mga pinagsasabi niya. Kinabukasan ng umaga, maagang ginising ang mga miyembro ng mga birador. Makakaroon sila ng sandaling pagpupulong para sa pansamantalang mamumuno sa kanilang organisasyon. Nagtipon-tipon sila at ang nasa gitna ay si Donito. Matapos masigurong naroon na ang lahat, sinimulan na rin ni Donito ang kanyang gustong sabihin. Halos lahat naman ay interesado at sang-ayon. Sang-ayon ako na si Donito ang maging pinuno natin! Bukod sa kanya, wala namang ibang kayang maging pinuno! Lahat ng abilidad ng isang leader ay nasa kanya lang! Ako rin, sang-ayon! Sunod-sunod na pagsang-ayon na ang natanggap ni Donito. Pumapabor sa kanya ang karamihan. Habang may mangilan-ngilan pa rin naman na nag-aalangan at hindi pa rin talaga kumbinsido. Si Gordon at Remedyo naman ay sumang-ayon na lang din. Wala na rin naman silang magagawa kahit tumutol sila. Baka pag-initan lamang sila ni Donito. Dahil sa maraming sumang-ayon, ako na muna ang magiging pinuno ng sama na ito. Meron bang gustong tumutol? Nagkatinginan lang ang ibang miyembro ngunit wala ni isa ang nagsalita. Dahil wala akong narinig, ipagpapalagay ko na lahat ay sumasang-ayon na. Kaya magmula ngayon, lahat ng order ay manggagaling sa akin. Lahat ng info ay dadaan sa akin. Maliwanag? Inuno, ano bang gagawin natin? Uunahin ba natin ang mga rebeldeng pinapatrabaho sa atin ng gobyerno? O ano? Mag-aanap tayo ng aswang? Bulong-bulungan na naman ang narinig sa paligid sa pagbanggit pa lang ng salitang aswang. Ipagsasabay natin kung ano ang una nating makikita. Yun ang papatay natin. Pero sinasabi ko sa inyo, kailangan na nating magdoble kayod. Dalawa na ang kalaban natin dito. Ang isa, hindi mga tao. Sa ngayon, maghihintay tayo buong araw sa pagdating ng ipapadala ng gobyerno para suplayan ang mga pangangailangan natin. Wala munang kikilos hanggat hindi ko sila nakakausap. Maliwanag ba? Sabay-sabay na tumugon ang mga birador. Tinapos na rin naman ni Donito ang usapan na yon.
Kaya naman, ilan sa mga miyembro ay pinayagan na lang munang umuwi sa kanilang mga pamilya. Tutal, gabi pa naman darating ang mga ipapadala ng gobyerno. Hindi rin naman ganun kalayo ang kabahayan ng mga birador mula sa kanilang kampo. Habang naglalakad pa uwi nung umagang yon ang magkaibigan, kalmado lamang silang nag-uusap. Wala na silang ibang kasabay, kaya kahit lakasan ni Gordo ng kanyang boses, ay wala siyang pakialam. O diba? Sabi ko sa iyo eh, siya yung papalit kay Pinuno eh. Palabas niya lang yung may aswang, pero baka sila-sila rin yung pumatay sa leader natin eh. Diyos ko, style bulok! Ganyan na ganyan yung style ng mga nakaupo sa gobyerno, di ba? Uy, ingat-ingat ka sa pagbanggit sa gobyerno ha. Maga ka talaga mamamatay sa ginagawa mo. Kung ano man yung mga iniisip mo, sa'yo na lang. Mamaya madamay pa ako dyan eh. Eh di ayos lang sa'yo na ganun nga yung nangyari? Anong ayos? Siyempre hindi. Pero wala naman tayo magagawa eh. Kabago-bago lang natin sasamahan. Tapos, gusto mo na kagad na kalabanin si Donito? Eh, pakiramdam ko kasi, ay hindi talaga tamang nangyari. Gordon, kung gusto mo pang tumagal tayo sasamahan, at kung gusto mong malaki ang kinikita mo, malahimik ka na lang. Isipin mo na lang na kailangan mo ng pera kaya ka sumali, para sa pamilya mo. Bumuntong hininga na lamang si Gordon. Batid nitong naiinis na sa kanya ang kaibigan. Kaya wala ring saysay kung ipipilit niya pa ang bagay na yon. Pagkarating nila sa kanilang barangay, ay nagiwalay na rin ng landa sa magkaibigan. Nang makarating na si Remedyo sa kanilang bahay, naabutan niya ang ina na abala sa pagsisibak at pagluluto sa kanilang bakuran. Baka sa mukha ng ina ang labis na pagod dahil sa paglalako ng panlisal sa madaling araw. Bukod kasi roon, ay ang ina rin niya ang kumikilos sa bahay. Tatlo lang naman kasi sila roon dahil nasa trabaho din ang kanyang ama. O nay, ako na riyan. Ay buti naman at nakauwi ka na. Hinihingal na ako eh. Ano, kumusta naman ang paghahanap mo ng trabaho? Hindi ka na yata nakauwi kagabi ah. Kinuha ni Remedyo ang palakol at nagsimula magsibak. Ay nako nay, magsisimula na ako bukas. Talaga? Ay nako, salamat naman. Mabibili mo na ang gusto mo. Mabibili na natin ang gusto natin, ay. Walang kalam-alam ang ginang na si Pepang kung anong klase ng trabaho ang pinasok ni Remedyo. Ang buong akala ng ginang sa halos 2 linggo na pag-alis ng bahay ng lalaki ay naghahanap lang ito ng trabaho. Pero ang totoo ay nagsisimula ng magsanay si Remedyo bilang birador. Ang pagiging birador ay aksidente lamang na nalaman ni Remedyo at Gordon dun sa kagubatan. Natuklasan nila na hawak pala ng gobyerno ang mga birador na yon laban sa mga rebelde at terorista. At dahil sa pagiging interesado, mabilis na natutunan ng magkaibigan ang mga ginagawa ng mga birador hanggang sa paghawak ng baril at sa paggapang sa lupa. Pinasok niya ang ganong klase ng trabaho para sa kanyang mga magulang. Nais ni Remedyo na makaahon sila sa hirap. At ang pagiging birador ang naisip niyang makakatulong sa kanila para umunlad. Nay, wala pa ba si tatay? Parang kahapon pa yata sila wala. Ano bang napasukan ni tatay? Eh sa pier, doon siya natanggap. Alam mo naman na malayo ang pier dito kaya gagabihin talaga ng uwi yon. Isa pa, maraming ginagawa doon. Kaya baka may mga araw na hindi talaga siya makakauwi. Mabuti nga eh, nakaisip na rin na magtrabaho ang tatay mo na yon, no? Diyos ko, kesa naman nandun lang lagi sa sabungan at lagi naman siyang talo. Wala naman siyang mapapala roon. Basta nay, kung ano makakabuti sa atin, suportaan na lang natin ang isa't isa. Sumapit ang 3:00 ng hapon at nakapagpahinga na rin si Remedyo. May oras pa para umidlip. Pagiga na pagiga pa lang ni Remedyo sa kanilang papag, narinig na kagad niya ang sumisigaw na boses ni Gordon sa baba. Wala ang kanyang ina, kaya alam niyang nakapasok na kagad sa kanilang bahay si Gordon.
Agad na bumaba si Remedyo. Dahan-dahan pa itong humakbang sa umuugan nilang hagdanan. Uy! Ara ka naman tanga! Ano mang ginagawa mo rito? Hindi ka ba nagpapahinga? Gagi, may kailangan ka malaman. Sabihin mo na, paganyang-ganyan ka pa eh. Inilapit pa ni Gordon ang mukha niya sa kaibigan at saka hininaan ang boses. Pre, may inumin bangkay sa kabilang sityo. Kamag-anak mo ba yun? Hindi. Uy, anong inaangawa mo dyan? Pre, kasamaan natin yun. Palagay ko, isa yun sa namatay na nakasama ni Donito nung napatay rin yung leader natin. Tila nagising ang diwa ni Remedyo nang marinig ang bagay na yon. Sigurado ka ba dyan? Oo, sumama ka kaya para makikita mo ng aktwal yung bangkay. Dali, habang hindi pa kinukuha ng mga pulis. Kapag yan, kagaguan mo na naman ha, sasampalin ko yung mukha mo ng talampakan ko. Nagmamadaling umalis ang dalawa. Pinuntahan nila ang sityo na sinasabi ni Gordon. Nadatnan nila ang kumpulan ng mga tao roon. Nakipagsiksikan pa sila para lang makita kung ano ang naroon. Napatakip ng bibig si Remedyo nang makita ang bangkay ng isang lalaki. Nawakwak ang tiyan, duguan at lasog-lasog ang katawan. At nilalangaw na yon. Pre, hindi ako naniniwalang pinatay yan ng aswang. Tingnan mo yung sentido niya oh. May butas, may tama ng baril eh. Ibig sabihin, binaril siya. Eh bakit wakwak yung tiyan at maraming sugat sa katawan? Malamang sinadya na yan para hindi malatang pinatay talaga siya. Nakukuha mo ba yung ibig ko sabihin? Inila ni Remedyo ang kaibigan palayo. Ibig sabihin nun, pinatay sila nila Donito? Yun ang naisip ko. At baka hindi lang yun ang pinatay nila. Baka lahat ng kontra sa pagpatay kay Pinuno ay pinatay na rin din nila. Pare, walang aswang. Gawa-gawa lang ni Donito yun para malis yung atensyon natin. Hindi nakapagsalita si Remedyo ng mga sandaling yon. Iniisip na rin niya ang bagay na yon. Dahil kung sakali mang totoo ang hinala ni Gordon, hindi magiging madali ang buhay nila sa pamamahala ni Donito. Ano? Ang gagawin natin ito? Sasama pa ba tayo mamayang gabi? Hindi pwedeng hindi, no? Mayayari tayo. Bago pa lang tayo, kaya dapat eh, magpabango tayo ng pangalan. Kapag bigla tayong nawala, ay nako, baka mas maging alanganin tayo. Alam mo naman, maraming bagay ang hindi natin pwedeng sabihin sa iba. Kaya hindi nila tayo pwedeng pakawalan ng basta-basta. Ang mabuti pa, ang gawin natin, sumama pa rin tayo. Mag-obserba. Kapag may nakita tayong ikapapahamak natin, saka na tayo umalis. Oh, sige. Pagkakatiwalaan ko yung ideya mo na yan, ha? Makalipas ang ilang oras ay naghandaan na rin ang dalawa para bumalik sa kampo ng mga birador. Pagdating nila doon, ay nagtipon-tipon na rin ang iba. Halos buong grupo ay naglalakad nung gabi niyon. Pinahawak na rin sila ng mga baril. Nakapagpaalam na ba kayo sa mga mahal nyo sa buhay? Ngayong gabi, sasagupa tayo sa mga hindi pangkaraniwang kalaban. Sir, kakalabanin po ba natin ang mga aswang? Siniko ni Remedyo si Gordon para sabing manahimik na lamang. Pero mukhang walang balak si Gordon na itiko mang kanyang bibig. Malaki ang posibilidad na may makainkwentro tayong aswang. Sa daan na dadaanan natin, maraming mga aswang doon. Kaya ihanda nyo ang mga sarili nyo. Mga birador kayo, ayaw ko nang duduwag-duwag ha. Tumango na lamang sila. Maya-maya lang ay nagsimula na rin silang maglakad. Kanya-kanya silang bit-bit na mga baril. Nasa 15 katao naman sila. Kaya kahit na papaano ay hindi ganun kalakas ang kaba ng magkaibigang Gordon at Remedyo. Mas kinakabahan pa sila sa ideya na baka ipapatay sila ng bago nilang pinuno na si Donito. Lumipas ang halos 2 oras na paglalakbay sa madilim na daan ng kabundukan. Nakaramdam na rin sila ng kakaiba sa kanilang paligid. Sumenyas na ang ilan sa kanila na ihatid ang kanilang baril. Tinumbok nila ang daan at maya-maya lamang ay may natanong na rin silang isang kampo. Sumenyas si Donito sa kanila na huminto. Nakiramdam na muna sila kung sino ang mga naroon.
Nang masiguro na ligtas na lumabas, ay hindi na sila nagdalawang isip. Ngunit ikinagulat lang nila ang kanilang nadatnan sa kampong yon. May mga armadong lalaki ang nakahandusay sa lapag. Lasog-lasog ang mga katawan at naliligo sa sariling dugo. Dahil doon, kinutuban na si Donito. Maging alerto! Inatake ng mga aswang ito, oh! Eh sir, di ba mga rebelde itong mga napatay na ito? Di ba ang sabi nyo, kakampi ng mga rebelde ang sinasabi nyong aswang? Yun ang nagpapagulo sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit ganito. Pero hindi ako pwede magkamali. Tinulungan ng mga aswang ang mga rebelde nung atakihin nila kami. Mas lalong kinabahan si Gordon ng mga sandaling yon. Pakiramdam niya ay gumagawa lamang ng dahilan ang kanilang bagong pinuno. Inusisa nila ang buong lugar. Wala na silang inabutang buhay. I-double check ang area kung may iba pang nandito bukod sa atin. Kayong dalawa! Yes, sir! Sumama kayo sa akin! Nagkatinginan ng dalawa. Kahit na medyo nag-aalangan, ay wala silang nagawa kundi ang sumunod na lamang. Nakaamba lamang ang kanilang mga dalang baril para sa banta ng panganib. Daan-daan silang naglakad at sinuri ang direksyon ng kanilang tinahak. Nang masigurong walang sinyalis ng aswang o kahit na anong kalaban, binalikan na rin nila ang kanilang mga kasamahan. Mukhang ilang oras na ang nakalipas nang mangyari ang pagpatay sa mga taong nandito. Wala na tayong makita. Magpatuloy na lang tayo sa paglalakad. Magpapaabot tayo ng umaga sa kabundukan na ito. Iniwan nila ang maliit na kampo na yon. Wala silang ginalaw sa mga bangkay. Halos lahat nun ay kumbinsido ng aswang talaga ang mas delikadong kalaban nila. Alas 12 ng gabi, nagpahinga ang mga birador sa ilalim ng punong niyog. Nagsindi na lamang sila ng mga tuyong dahon para magsilbi nilang ilaw. At para na rin, may init kahit kaunti ang kanilang kinalalagyan. Pwede na kayo magpahinga. Kami magbabantay. Seryoso lang ang mukha ng kanilang bagong pinuno. Bumulong ang binatang si Gordon sa kaibigan nitong si Remedyo. Halos idikit pa nito ang mukha para lang wala talagang ibang makarinig. Sinong matinong pinuno magpepresenta na magbantay? Eh di ba, pwede naman yung mga bataan na lang nakasama niya. Alam mo, sa totoo lang, taghihinala na rin talaga ako dyan sa bago natin pinuno eh. Pero mahirap kasing magbintang na, ha? Natigilan ang dalawa nang mapansin sila ni Donito na nagbubulungan. Hoy! Kayong dalawa, lumapit nga kayo! Napatingin ang ibang miyembro ng tawagin ni Donito ang dalawa. Anong binubulong-bulong nyo? Wala naman po kami pinapagulong, sir. May pinag-uusapan lang. Anong pinagsasabi mo? Ay, sir, wala po kami pinagbubulungan. May pinagtatalunan kasi kami. Ito po kasing si Gordon eh, parang timang. Pinipilit niyang ihambing ang mukha niya kay Piolo eh, mukha naman siyang paan na may alipunga, Riku. Siniko ni Gordon ang kaibigan at agad din naman itong napatigil. Sa susunod, ayoko na may mga nagbubulungan ha. Kung may gusto kayong sabihin, iparinig niyo ng malinaw. Pasensya na po. Tiningnan sila ni Donito mula ulo hanggang paa. Maya-maya lang din ay naglakad na rin yung palayo kasamang ilan pa nitong tauhan para mag-ikot-ikot sa area. Humiga ng iba nilang kasama pero nanatili lang nagising si Remedyo at Gordon. Maigpit ang hawak nila sa kanilang baril. Tingin mo, hawak kaya talaga tayo ng gobyerno? Kung ganitong parang hindi malinaw ang lahat, palagay ko hindi. Kasi kung tutusin eh, wala tayong pagkakaiba sa mga rebelde. Mga birador tayo na pumapatay ng tao. Kaya parang nakakapagtaka na hawak ng gobyerno. Eh meron naman silang mga army at mga pulis, hindi ba? Natigil lang ang usapan ng dalawa nang makaramdam na sila na parang may umaali-aligid sa parting kanilang pinagpapahingahan. Maging ang iba ring nakahiga ay bumangon dahil lang doon. Mga kasama, maging alerto kayo. Nasaan ang pinuno? Baka mapahamak sila. Huwag nyo na nga silang isipin. Ang isipin nyo ngayon,
ay kung ano yung kanina pang takbo ng takbo sa paligid natin. Mga ilang sandali lang, napalingon silang lahat sa isa nilang kasamahan na bigla na lang tumumba. Pagtingin nila roon ay butas na ang dibdib ng lalaki. Parang mabili isang dinukot ang puso nito nang hindi man lang nila nalalaman. Sino gumawa niyan? Pare, di kaya totoo yung aswang? Kalmado lang silang lahat kahit na isa kagad ang namatay sa kanila. Marahan silang naglakad dabang sinusundan ang tunog na kanilang naririnig. Nang hawiin nila ang halamanan, laking gulat nila nang may makita silang nilalang doon. Isang lalaking mahaba ang dila at mga pangil na nakalabas pa sa bibig. Mahahaba rin ang kuko. Tumutulo rin ang laway. Tinabig ng nilalang na yon ang hawak nilang flashlight. Kaya naman dumilim ang kanilang paligid. Narinig na lamang ng magkaibigan na may mga nasasaktan. Dahil doon, napilitan na silang magpaputok ng baril. Doble pa ang kaba ni Remedyo at Gordon noong mga oras na yon nang malaman nilang hindi lang isa kundi higit pa sa lima ang ganong klaseng nilalang ang naroon. Paputok lang sila ng paputok. Ang hindi maintindihan ni Remedyo ay bakit hindi bumabalik sila dunito. Samantalang maririnig naman sa kagubatan ng mga putukan. Langya, sabi ko na nga ba may binabalak na masama yung pinuno nating bagoy. Iniyahan nila tayo rito. Hindi na sila babalik. Naku, naloko na. Paano na ito? Atras! Kailangan natin kumatras dahil nalalagasan tayo dito. Kahit nabaguhan pa lamang si Remedyo at Gordon, sinunod sila ng kanilang mga kasama. Habang nagpapaputok, ay paatras ang lakad nila. Dikit-dikit silang lahat. Protektado nila ang bawat isa. Hindi na sila pwedeng mabawasan ng isa, lalo pat apat na tao na lamang sila sa puntong yon. Unti-unti silang nalalagas. Kahit na medyo nakalayo na sila, ay hindi pa rin nila ibinababa ang kanilang baril. Dahil habang nasa kagubatan pa sila, parang anumang oras ay malalagay sila sa alanganin. Kainis, totoo pala. Tago muna tayo, tago! Malayo-layo na tayo. Maging alerto lang tayo. Sumiksik ang magkakasama sa likuran ng punong akasya. Nagkarga ulit sila ng mga bala sa kani-kanilang baril. Walang mag-iingay. Nakikiramdam lamang sila sa kanilang paligid. Nang masigurong hindi na sumusunod pa ang mga nilalang, nagdesisyon silang apat na lumabas na at maghanap ng ibang daan na mas ligtas. Nakarating naman sila sa paanan ng bundok. Nagawa nilang makaligtas at makalayo. Langya, nasa kaya sila dunito? Iniwan tayo? Sira ulo talaga yun ah. Uy, boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Medyo hininga lang dalawa. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kaba at pagkabahala. Ikaw, anong pangalan mo? Pinagtuunan ni Remedyo at Gordon ang dalawa nilang kasama. Natulad nila ay mga baguhan din sa samahan. Pido, tawagin niyo na lang akong Pido. Dinako naman nila ang tingin sa isa pa nilang kasama na sobrang tahimik. Mula na magkagulo, hindi man lang yun nagsasalita. Hey, ikaw, sabihin mo sa amin ang pangalan mo para alam namin kung paano ka tatawagin. Ngunit sa halip na sumagot, ay tumitig lang yun sa kanila. Bingirin yata ito kagaya ko eh. Nung unang araw pa lang ng training natin, hindi na talaga yan nagsasalita. Pipi yata yan eh. Langiya, itong si Gordon minsan bingi. Tapos itong kasama naman nating isa, Pipi. Pambihirang grupo to. Minsan lang ako bingi ha. Kaya wala namang problema sa akin. Itong kasama nating isa ang magiging problema. Baka hindi ito makasigaw ng mayaswang, mayaswang! E paano makakasigaw eh, Pipi nga? Utak mo rin eh, no? O sige, ganito na lang. Dahil hindi naman niya masasabi kung anong pangalan niya, tatawagin na lang natin siyang Brownie. Brownie? Eh di ba pangaso yun? Pinag-iisip mo dyan. Tao yan. Baka lang nakakalimutan mo, ha? Eh di ba yung aso hindi naman nakakapagsalita? Kaya okay na yung Brownie sa kanya.
Eh bakit? Makakatahol ba yan? Sira ulo ka talaga oh. Alam ko na. Oo, huwag mo na ituloy. May naisip na akong pangalan yan. Nakanganga lamang habang naghihintay ang tatlo sa sasabihin ni Gordon. Malapad ang ngiti nito, kaya alam na ni Remedyo na kataranta doon na naman ang sasabihin ng lalaki. Mas maganda siguro kung ang pangalan niya ay Aswang. Ay nako, hindi ko na kinakaya lumalabas sa bibig mo, Brad. Bakit naman Aswang? Wala lang, para madali natin matandaan. Tsaka, tingnan mo, mukha namang hindi siya natutol sa sinabi ko eh. Eh paano nga tututol, eh hindi nga makapagsalita. Tanga ka rin talaga eh no. Tara na nga, hanapin na natin sila pinuno. Napapailing na lamang silang nagsitayuan at bumalik na rin sa paglalakad. Uy, Aswang! Dito ka lang sa tabi ko ha. Inakbayan ni Gordon ang pipi nilang kasama. Makalipas ang ilang sandali ay malayo-layo na rin ang kanilang nalakad. Hindi na nila mahanap ang daan pabalik sa kanilang kampo. Masyado na silang nalihis ng landas. Ang gusto na lamang nilang mangyari ay maiwasan ang mga aswang at ang makita na lang ang kanilang pinuno na si Donito. May narating silang ilog. Sa lapag ay nakita naman nila ang ilang baril. Nagtaka sila kasi nakilala nila ang mga baril na yon. Lahat kasi ng baril na pinagagamit sa kanila ay may mga palatandaan. Kaya alam nila na miyembro ng kanilang samahan ang nakaiwan nun. Tingnan nyo itong bato, may bakas ng dugo. Lumapit sila sa isang malaki at malapad na bato na nasa gilid. Huh? Dugo ng tao to ah? Napalingon sila sa kasamahan nilang tinawag ni Gordon na aswang. May sinesenyas at itinuturo kasi ito na kung ano. Ano ba yan? Ayaw pa sabihin, aray! Pipi nga, di ba? Umayos ka nga! Nakita nila ang putol na kamay ng isang tao. Base sa dugo na naroon ay parang sariwa pa ang nangyari. Dahil doon, umandar na naman ang kaba sa kanilang sistema. Umanda kayo ah! Baka may aswang sa paligid. Mga ilang sandali lang ay bigla na lamang silang nakaramdam ng mga yabag ng paa. Parabang may malilikot na patakbo-takbo sa paligid. Baka sa mukha ni Gordon ang takot na unti-unti nang lumalamon sa sistema niya. Ano, Gordon? Akala ko ba ayaw mong maniwala sa aswang? Bakit parang maiihi ka na yata? Anong takot? Hindi ako takot, no? Kahit mag-isa lang ako, kaya ko yan! Nagdikit-dikit na sila habang hawak-hawak ang kanilang mahahabang baril. Nang may gumalaw sa halamanan na nasa gilid nila, ay agad namang nagpaputok si Gordon. Tinatad niya ng balang parting yon. Tumigil lang siya ng awatin na ito ni Remedyo. Uy! Kumalma ka nga! Wala ka namang binabaril eh! Nerbiyoso ang putik! Buddy, napilita ka lang bang sumali? Parang mas okay kang pang-lookout lang eh. Dami niyong sinasabi. Baka kayo takot. Hindi nga kayo makapagpaputok eh. Napailing na lamang si Gordon ng mga sandaling yon. Itinuon nila ang atensyon sa kanilang mga naririnig. Nang tumigil na ang mga yabag ng paa, tumungo naman sila sa kaliwang banda. Nakatutok ang mga dulo ng baril nila sa dinaraanan nila. Hindi tayo pwedeng sumuot sa mga halamanan na yan. Wala tayong ilaw eh. Sige, ako na lang. Ha? Sigurado ka ba? Kailangan nating malaman kung kanino galing ang mga yabag ng paa na yon. Isa pa, wala nang ibang gagawa eh. Sige, dito lang kayo. Ako na lalapit. Hinayaan na lamang nila ang lalaking si Pido. Nakaamba ang baril nito nang lumapit siya roon. Sa unang paghawi nito ng halaman, ay wala naman itong nakitang kakaiba. Ngunit maya-maya lang, nagulat na lang ang lalaki nang biglang may mga lumitaw na aswang sa gilid. Agad na nagpaputok si Pido. Pero dahil huli na ang lahat, nadakma siya ng mga umataking aswang. Pagkarinig ng tatlo sa putukan, sinubukan pa nilang rumisponde sa kanilang kasama. Pero nanlaki na lamang ang kanilang mga mata nang makitang pinagpipiestahan na ng ibang aswang ang lalaking si Pido. Nagpaulan ng balang tatlo nang makumpirmang patay na si Pido. Kanya-kanyang pulasan ng mga aswang.
Lasog-lasog naman ang katawan ni Pido at pinagparti-partihan pa yon ng mga aswang. Mga punyemas kayo! Kailangan na natin umalis! Anong umalis? May baril tayo, no? Namatay si Pido, aalis ka lang? Eh, kaysa naman tayo mamatay. Kita mo naman, oh, na mas nakalalamang sila sa ganitong lugar. Kinalabit naman ang kanilang kasamang pipi si Remedyo. Sumang-ayon ito kay Gordon. Dahil doon, walang nagawa si Remedyo kundi ang sumunod sa gusto ng dalawa. Habang hindi pa sila ang punterya ng mga aswang, nilisan nila kagad ang lugar na yon. Isang oras na naman ang nakalipas, nakarating na sila sa kalsada. Pero wala nang dumadaan ang sasakyan dahil alanganing oras na rin. Ay nako! Nambirang buhay to. Sumali tayo para pumatay ng rebelde at magkapera. Tapos ngayon, aswang kalaban natin? Anong klaseng kapalaran to? Oh, huwag ka na nga magreklamo. Ang mahalaga ngayon, makaligtas tayo. Mali mo, kapag namatay silang lahat, tayo ang magiging bagong pinuno. Kasi tayo natira, edi mas malaki makukulimbat natin. Ay nako, utak mo talaga pang sindikato eh. Ikaw aswang, ano masasabi mo? Tumingin lang sa kanila ang pipi. Sumenyas ito gamit ang kamay na hindi naman naiintindihan ni Gordon. Pero kinagulat nila ang huling ginawa nito. Aba, gago to ah. Bakit ka namamakyo? Inaaswang na nga tayo, wala ka pang galang. Ay nako, kahit ako rin naman eh, namamakyo rin eh. Hindi mo kasi siya naiintindihan eh. Oh, bakit? Naiintindihan mo ba? Oo, sabi niya, mas magiging magandang buhay natin kung mawawala ka. Umiiling-iling ang pipi bilang pagsalungat sa sinabi ni Remedyo. Sus! Imbento ka, Remedyo! Makakain ka sana ng aswang! Bumuntong hininga na lamang si Gordon. Nung mga sandaling yon, ay alam nilang nasa panganib pa rin ang kanilang buhay. Pero kahit na paano, hindi na sila gaano kinakabahan dahil wala na sila sa kagubatan. Mas madali na nilang makikita kung ano man ang lulusob sa kanila. Mag-aalas 5 na ng madaling araw nang may madaanan silang malawak na bakuran. May bahay roon at bukas ang ilaw sa loob. Naisip nilang humingi sana ng tulong doon. Pero natanaw nila ang isang pamilyar na mukha na lumabas mula sa bahay. Oh, di ba si Donito yun? Buhay na buhay ang loko ah. Sandali, huwag kayong maingay. Inobserbahan lamang nila ang lalaking si Donito habang may kinakausap sa pintuan. Doon palang kumpirmado na nilang tila may nangyayaring talagang hindi nila alam. Para kay Gordon, kung talagang walang ginagawang kakaibang kanilang bagong pinuno, bakit yung biglang mawawala? Tapos makikita na lang nila sa isang bahay na parang iilan lang ang nakakaalam. Hindi kaya rebelde rin si Donito? Kaya niya pinatay yung unang pinuno eh, para wala na silang kalaban. Ano, patayin na ba natin yan? Wag! Hindi natin alam kung ilan sila rito. Magpapatiwakal yung naiisip mo, Gordo... Ha? Napatigil si Remedyo sa kanyang pagsasalita nang may dumikit sa mga ulo nila. Nang dahan-dahan silang lumingon, ay nakita nila ang mga armadong lalaki. Nakatutok ang dulo ng mga baril sa kanilang noo. Wala na! Finish na tayo! Gumuho ang kakaunting pag-asa sa kalooban ng tatlo nang madakip sila ng mga lalaking yon. Tinanggalan sila ng armas at saka pwersahang kinaladkad palapit sa bahay. Ya Donito! Nahuli naming nagmamasid! Naningkit ang mata ni Donito na tumingin sa tatlo. Teka! Anong ginagawa niyo rito? Nagsinyasan si Remedyo at Gordon. Sasakyan na lamang nila ang pagmamaang-maanga ni Donito. Pinuno, kami to, mga kasamaan mong birador. Wala kaming ginagawa masama. Sa katunayan, inahanap ka talaga namin. Tumango si Donito. Sige, bitiwan nyo sila. Agad namang sumunod ang mga tauhan. Sinasabi nyong hinahanap nyo ako? Bakit? Ano ba nangyari? Pinuno, ilang minuto pag alis nyo eh. Merong umatake sa aming mga aswang. Pagsabing yun ni Remedyo,
ay nagkabulong-bulungan ng mga naroon. Bagay na ipinagtaka nila kung bakit. Mga aswang ba ka mo? Opo, pinuno. Kagaya ng sinasabi nyo, totoo mga aswang. Lumapit si Donito sa tatlo na nakaluhod pa rin. Isa-isa nitong hinaplo sa muka. Alam nyo, yung mga aswang na nakita nyo, totoo talaga yun. Sa katunayan eh, lahat ay nakatakda ng mangyari. Agad na napasarado ang kamao ni Gordo nang marinig yon. Mainit talaga ang dugo niya sa taong yon. Una pa lang ay ramdam na niyang hindi mapagkakatiwalaan si Donito. Anong ibig niyong sabihin, pinuno? Hindi siya totoong bilador. Mula sa pagkamatay ng unang pinuno hanggang sa mga kasama natin, pinlano niya. Tama ba ako? Tumawa ng malakas si Donito. Pumapalakpak pa ito ng ilang beses. Una pa lang alam ko ng matalino ka. Ang galing mo mag-isip. Pinahanga mo ko. Ang kaso nga lang, hanggang dito na lang kayo. Bakit ba kasi hindi na lang kayo tumakas eh? Lumapit pa kayo sa kapahamakan. Pero, pinuno, anong ibig niyong sabihin? Sinabi na ng kasama mo, hindi mo pa rin naiintindihan? Ay nako, iba na takbo ng utak mo, Dudong! Paano niyo ito nagawa sa amin? Ang tagal ka namin kasama sa kampo ah. Tapos, traitor ka lang pala? Napakagago mo talaga! Oo. Saan ka ba nakakita ng rebelde na hindi pwede mag-traitor? Isa pa, wala akong magagawa. Kailangan namin kayong ibenta eh. Alam niyo kung saan? Eh di sa mga aswang. Walang iya ka. Kaya pala iniwan mo lang kami ng ganun-ganun? Para malapa kami ng aswang? Isa kang lintik na sa singit ng kabayo. Ano sabi mo? Bingi ka ba? Sabi ko, isa kang lintik. Bigla na lamang dumapo ang palad ni Donito sa pisngi ni Gordon. Natumba ang lalaki sa lakas ng pagkakasampal sa kanya. Nagulat naman si Remedyo at ang pipi nilang kasama. O ikaw, sasabat ka rin? Ay, pinuno, ano po? Pipi po yung kausap niyo eh. Walang salitang lumalabas sa bibig niyan. Ha? Pipi? Hindi pwede. Magsalita ka! Tinutukan ni Donito ng baril ang piping lalaki. Agad namang umawat si Remedyo. Oo, sir! Huwag na! May kapansanan nga siya. Hayaan niyo na po. Ako na lang. Napatigil si Donito sa kanyang tangkang pagbuta sa bungo ng piping lalaki. Tila naantig ito sa mga sinabi ni Remedyo. Inalis ni Donito ang dulo ng baril sa ulo ng pipi. Nakahinga naman ng maayos si Remedyo dahil doon. Samantalang si Gordon naman ay hilo-hilo pa rin bumangon. Dahil nagpapakita ka ng katapangan, magbibigyan kita. Maraming salamat, pinuno. Hindi niyo ako pinuno. Kahit kailan, hindi ako naging isa sa inyo. Napayuko na lamang si Remedyo sa kanyang narinig. Mas pinili na lamang niyang hindi na magsalita. Nang sa ganon ay hindi na maudyukan pa si Donito para saktan sila. Dali na mga yan. Ibebenta rin natin yan sa mga aswang. Pagsabing yun ni Donito ay agad na umandar ang takot sa sistema ni Remedyo. Doon lamang pumasok sa isipan niya na maaring yun na ang huli nilang mga sandali. Pwersahan silang kinaladkad. Muli silang tinalian sa mga kamay. Sinusubukan pang pumalag ni Gordon pero nakatanggap lamang siya ng sampal o kaya naman ay sapak. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa isang parang hideout. Lumang malaking bodega. Sa lugar na yon, nakita ng tatlo ang ilang rebelde na sana ay papatayin nila. Nagtataka si Remedyo. Saka lamang niya napagtanto na hindi pala totoong mga rebelde ang mga natagpuan nilang patay sa isang kampo. Sa isip-isip ni Remedyo, marahil mga militar ang mga yon na pinalitan lang ng suot para magmukhang rebelde. Napalunok ng laway si Remedyo nang maisip yon. Kinakabahan siya dahil alam niyang halang ang kaluluwa ng mga naroon. Baguhan pa lamang sila bilang birador, kaya naman hindi pa sila sanay sa mga ganoong sitwasyon. Samantala,
inilagay ang tatlo sa isang kulungan na yari sa mga makakapal na mga sanga na pinagdikit-dikit. Nagkasya silang tatlo roon kahit may kaliitan ng kulungan. O diba, tama hinala ko, sira ulo nga si Donito. Sinuntok ba ni Gordon ang hita niya sa sobrang inis. Dapat pala, hindi na tayo sumilip doon eh. Ngayon, anong gagawin natin? Ipapakain na tayo sa aswang. Kailangan natin mag-isip ng maayos. Focus! Hindi ako papayag na mamatay lang ako dito ng ganito. Ayaw kong masayang yung mga pinaghirapan ko. Isa pa, hindi pa natin natatanggap yung unang sahod natin, no? Bakit? May naisip ka bang paraan? Wala pa. Ikaw ba meron? Kaya nga kita tinatanong eh. Kasi wala pa akong naiisip. Tulig ka rin eh, no? Napatingin ang dalawa sa kasama nilang Pipi. Uy, aswang, may alam ka bang paraan? Pwede mong sabihin sa amin? Sumenya-senya sang Pipi sa kanila. Pero sa mga sandaling yon, ay mas komplikado na ang sinasabi nito. Kaya naman, maging si Remedyo ay hindi rin maintindihan ang nais ipahiwatig nito. Alam mo sinasabi niyan? Galaw lang ng galaw yung kamay. Wala naman ako maintindihan. Ang naintindihan ko lang eh, patay. Ano bang sinasabi mo? Patayin natin sila? Umiling-iling ang Pipi. Tinuturo nito ang sarili niya. Papatayin ka namin? Umiling na naman ang Pipi na parabang naiinis. Akala ko ba nakakaintindi ka? Oo! Meron mga basic lang eh. Muling kumumpas-kumpas ang Pipi sa harapan nila. Pero kahit mapulupot na ang kamay ng lalaki, hindi pa rin talaga magawang maintindihan ng dalawa. Ay nako, sumasakit ulo ko sa iyo eh. Manihimik ka na nga muna dyan. Mag-iisip kami ng paraan. Sumundal na lamang sila at napabuntong hininga. Pinagmamasdan na lang nila ang mga miyembro ng rebelde na nasa paligid. Matataas ang kalibre ng baril na hawak na mga yon. Kung mahuhuli sila sa kanilang pagtakas, hindi malabong magkandal lasog-lasog ang mga katawan nila sa mga bala. Maya-maya pa, nakita na lang nila na may dumating na isang grupo. Di tulad ng mga rebelde, iba-iba ang aura ng mga yon. Mga nakasuot ng mahahabang kulay itim ang mga lalaking yon. Base sa mga kilos nito, masasabi ni Remedyo na medyo ginagalang yun ni Donito. Uy! Sino yung mga yan? Napalingon ang isang nagbabantay sa amin para sagutin ang tanong ni Gordon. Mga opisyal ng mga aswang, sila ang bibili sa inyo. Kaya umanda kayo, gagawin na nila kayong pulutan. Mas mukha ka pang pulutan eh. Para kang baboy na nakataka sa litsunan. Ang itim mo. Siniko ni Remedyo si Gordon para sawayin ng makitang nainis ang nagbabantay sa kanila. Ilang sandali lang ay napatahimik na ang dalawa nang lumapit na si Donito sa kanila. Kasama nito ang mga aswang. Bagong uli, kasama yan sa mga sinaliyan kong sama ng birador. Ayan na lang ang natitirang tatlo. Nagsarado ang kamao ni Gordon. Bigla na lang itong naawa sa iba nilang kasama na una nang namatay. Ibig mo bang sabihin, patay na mga kasama namin? Hindi siya pinansin ni Donito at nakatuon lang ang atensyon sa matandang aswang na kausap nito. Kunin nyo na! Matagal pa ulit bago kayo makakabili sa amin. Wala na bang ibababa ang presyo ng mga yan? Mukha namang walang silbi sa mundo itong mga ito. Lalo na itong madaldal. Sasabat pa sana si Gordon pero tinakpan na ni Remedyo ang kanyang mata. Wala nang ibababa yan. Ang presyo nila ay sakto na para sa inyo. Kung ibababa natin ang presyo, mas lalo lang silang magiging walang kwenta. Tumangutango ang matandang aswang. Sige, kukunin na namin sila. Sumenya sa matandang aswang sa iba nitong mga kasama. Dahil doon ay agad na nilabas na mga yon ang isang bayong na may laman na maraming pera. Wala na kayong mahanap na tao dito sa kagubatan. Hindi rin naman kayo makakapunta ng bayan dahil maraming pulis. Kaya huwag na kayo maging maarte. Kunin nyo na. Sige, kukunin namin to pero... Pero ano? Lumingon ang matandang aswang sa paligid. Tiningnan nito ang mga rebelde na hindi man lang binibitiwan ng mga baril. Pero bakit nakahawak sa mga baril ang mga bata mo?
Ngumiti ng nakakaloko ang lalaking si Donito. Mga birador ang nahuli namin. Ano mang oras eh, pwedeng pumalag ang mga yan. Kaya dapat nakahanda kami sa lahat ng oras. Pare naman, pinagdududahan mo ba kami? Umiling ang matandang aswang. Hindi naman. Gusto ko lang maging malinaw ang lahat. Inabot na ng isang aswang ang bayong kay Donito. Kakaiba ang ngiti nito nang makita na ang limpak-limpak na pera sa loob. Sige, buksan na ang kulungan. Pinuno, sandali, pakiusap, huwag. Papayag kaming maging rebelde basta huwag niyo lang kaming ipakain sa mga aswang. Hindi na namin kailangan ng tao, ano? Tanungin mo yung mga yan kung kailangan pa nila ng tao para gawin kanilang aswang. Nagtawa na ng ibang naroon. Nanlambot na lamang si Remedyo dahil batid niyang napakalabo na talaga ng pag-asa para sa kanila. Nang mahila na ng mga aswang ang tatlo, nagpaalam na rin ang matandang aswang. Paalam na. Maraming salamat, kaibigan. Pare, ano sa tingin mo ang sunod na mangyayari? Napatigil ang mga aswang. Mangyayari? Anong ibig mong sabihin? Matagal na kayong salot sa kagubatan na ito eh. Akala nyo ba, hindi ko alam na kayo talaga ang pumatay sa iba naming kasamahan? Nag-iba ang reaksyon ng matandang aswang. Baka sa mukha nito ang taranta at pagkabahala. Samantala, mas naguluhan naman lalo si Remedyo. Sa isip-isip niya, totoo pala talagang mga rebelde ang natagpuan nilang patay sa isang kampo. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Gusto mo bang maintindihan? O sige, itanong nyo sa mga bala! Walang ano-ano ay tinutukan ng mga baril ang mga aswang. Nabitiwan na rin ng mga yon ang tatlong bihag. Tinatraidor mo ba kami? Kayo ang unang nagtraidor, tanda! Kung wala kayong ginawang kagaguhan, maayos pa rin sana mga transaksyon natin. Pag-isipan mo ang ginagawa mo. Magsisisi ka kapag tinuloy mo ito. Hoy! Wag mo nga akong matakot-takot, tanda. Matagal ko nang binenta sa Diablo ang kaluluwa ko. Masalang pa ang kaluluwa ko kaysa sa mga aswang nakatulad nyo. Kinakabana si Remedyo at Gordon sa mga sandaling yon. Nararamdaman nila na parang anumang oras ay matatamaan din sila ng bala. Nagkakatinginan silang tatlo. Nagkakapaan sila sa isip kung ano ang kanilang gagawin. Magpaalam na kayo sa mundong ito! Pinagbababaril na mga yon ang mga aswang. Mabuti na lamang ay kaagad na nakayuko ang tatlo at gumapang sa lapag. Nagpulasan naman ang mga aswang. Ang iba sa kanila ay tinamaan at agad na namatay. Pero may iba namang nakatakas. Ang matandang aswang naman ay tinamaan din pero sa balikat. Nais nang samantalahin ang tatlo ang pagkakataon para tumakas. Ang kaso nga lang, wala silang madadaanan. Marami pang lumilipad na bala at marami ding aswang ang nagtatago sa kapunuan. Nasa gilid lamang sila ng puno ng mga sandaling yon habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Kailangan na natin makalis dito. Habang nagpapatayan pa sila, dapat makalayo na tayo. Mahirap yung sinasabi mo. Kapag lumabas tayo dito, baka tamaan tayo. Kung di naman tayo tatamaan, baka may makakita naman sa ating aswang. Sumenya-senyas na naman ang kasama nilang Pipi. Pero ang naiintindihan lang ni Remedyo ay ang tumakbo. Pahirap na ng pahirap ang nais ipahiwating ng kasama nila. Makalipas ang ilang minuto, nagiging putol-putol na rin ang putukan. May mga naririnig na lang silang mga boses na parang naghihingalo. Nang sumilip sila, nakita nilang tinitipon na nila Donito sa tapat ng kabayan ang ilang aswang na napatay nila. Umalis na tayo dito. Eh, paano yung mga aswang? Gagi, parang pinatay na nila lahat eh. Kaya tara na. Baala ka na nga. Kainis talaga to. Palihim silang umalis habang abala pa sila Donito sa pagsasalansan ng bangkay ng mga aswang. Sa mga pagkakataong yon, hindi na nila iniisip kung ano ang kapahamakan na naghihintay sa daan. Ang mahalaga na lamang sa tatlo ay makaalis sa gulo ng dalawang grupo. Sumuot sila sa masukal na parte ng kagubatan. Nang sa ganon
ay hindi sila madaling makita ng mga rebelde sakaling sinundan sila ng mga yon. Habang naglalakad na sila, ay may narinig silang ilang boses na umiiyak. Parang binatilyo. Tapos ang isang boses naman ay parang matanda na naghihingalo. Nang mahanap nila yon, ay nadatnan nila ang isang matanda at isang binatang lalaki. Kahit madilim, alam ng tatlo na ang matandang yon ang matandang aswang na nakausap nila Donito. Nagawa nitong makatakas pero marami na ang tama ng bala sa katawan. Wala sa itsura ng binatilyo na lapain o saktan sila. Sa sobrang pagdadalamhati ng binatilyo, nakalimutan nila na aswang ang dalawang yon. Tulungan niyo akong mailigtas ang lolo ko! Walang ano-ano ay lumapit ang kasama nilang Pipi. Hindi ito nagdalawang isip na tulungan ng matanda. Kaso, nang makapa nito ang katawan ng matanda, sobrang dami palang tama nito. Sumusuka na nga ng dugo ang matandang aswang. Talagang nung oras na yon ay oras na lang ang hinihintay. Alam ko mabuti kayong tao. Tulungan niyo si Lolo. Sige na, kailangan niya mabuhay. Kailangan siya ng mga aswang. Uy, Pipi, anong ginagawa mo? Huwag mong tulungan yan. Baka nakakalimutan mo. Aswang ang pumatay sa unang Ayaan mo siya. Ginagawa niya ang trabaho niya. Kapag medik ka, kahit kalaban, gagamutin mo. Basta may buhay, dapat iligtas. Kalukuhan! Iyak ng iyak ang binatilyo. Lalo na nang tuluyan nang ang mamatay ang matandang aswang. Magbabayaran nila ang ginawa nilang pag-trader sa amin. Magbabayad si... Bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na putok. Kasunod nun ay ang pagbulagtana ng binatilyo. Napanganga na lamang si Remedyo at Gordon nang mapagtanto na nagawa pala silang sundan ng grupo ni Donito. Pinagpapawisan na sila ng malamig dahil sa sobrang kaba. Pasensya na kayo ha, pero kailangan namin kayo eh. Hindi na napigilan ni Gordon ang sarili niya. Kung maari lamang niyang patulan si Donito, ay ginawa na niya. Napaka walang yamo talaga! Traitor ka sa kahit kanino! Nilapitan ni Donito ang lalaking si Gordon. Hinawakan ito sa kwelyo at saplitang itinayo. Bakit? Naaawa ka ba sa mga aswang? Ha? Aswang ka rin ba? Eh, mas mukha ka pag ang aswang eh! Sa inis ni Donito ay nakatikim ng suntok si Gordon. Tumumba na naman yon sa lakas ng pagkakasuntok. Maganda kayo! Sa ginawa nyo, babalikan kayo ng mga aswang! Papatay nila kayo! Sige na! Kunin nyo na ito! Ibalik sa kampo at lagyan ng tatak bilang isa sa atin! Teka, sandali! Gagawin nyo ba kaming isa sa inyo? Ngumiti nang malapad si Donito. Tinapik-tapik nito sa balik at si Remedyo. Kinulang kami ng tao dahil sa masakir na ginawa ng mga aswang na yan. Kaya isasama namin kayo. Ayaw mo? Pwede naman kayong mamatay kung ayaw nyo. Tila lalong nang galaiti si Gordon sa kanyang narinig. Malaking insulto para kay Gordon na maging kaisa ng mga rebelde. Muling tumayo si Gordon, saka aktong gagantihan niya si Donito. Pero pinigilan siya ni Remedyo. Tama na pare! Gusto ko bang mabuhay no? Sana ikaw rin! Tumango rin ang Pipi nilang kasama. Kaya naman, napasang-ayon na lang din si Gordon kahit nalabag sa kanyang kalooban. Bago sila umalis, sinilaban nila Donito ng apoy ang katawan ng dalawang aswang. Nagtatawanan pa ang iba habang pinapanood ng matusta ang mga yon. Pagkatapos ay umalis na rin sila kaagad. Ibinalik sila sa kampo ng mga rebelde. Sa parehong oras, hindi na nagsayang ng oras si Donito. Ipinag-utos kaagad nito na lagyan ng tatakang tatlo para maging kasapi na nila. Sapilitan silang ipinasok sa isang mainit na silid. Sa loob nito ay may isang nagbabagang lutuan. May nakababad na bakal sa ulingan. Teka sandali! Hindi na ba natin mapag-uusapan ito? Ano mapag-uusapan? Gusto mo to, di ba? Padabog silang tinulak sa gilid at tumama pa talaga ang kanilang likuran dun sa dingding. Walang ano-ano ay kinuha kagad ang kasama nilang Pipi. Pwersahan itong pinahiga sa lamesa. Tinalian ng kamay at paa para hindi makapalag.
Kahit na anong gawing pagpigil ng lalaki, ay wala rin naman itong magawa. Bukod sa hindi naman ito nakakapagsalita, wala rin naman siyang pag-asa na makaalis. Kinuha ng isang lalaki ang nagbabagang bakal. Idinikit kagad sa dibdib ng lalaking pipi. Umusok pa ang dulo ng bakal habang dinadama ng lalaki ang init. Halos maglak ang panga ng lalaki sa sobrang hapdi. Lumalabas na rin ang ugat nito sa leeg. Wala pala kayo eh. Itong kasama niyo parang hindi malang nasasaktan, no? Hindi dumadaing sa sakit eh. Bobo ka ba? Kita mong pipi yan, paano yung makakaray? Nainis ang lalaki. Kaya naman, si Gordon kagad ang isinunod. Sinampal-sampal muna si Gordon bago igapos. Ang kulit mo ha! Mas tatagalan ko paglapat ng bakal sa'yo! Pagdikit ng nagbabagang bakal sa dibdib ni Gordon, ay napasigaw ito sa sobrang sakit. Talsikan ang laway nito at halos lumabas pa rin ang sipon. Ang ingi mong sira ulo ka! Taga ka pala eh! Di ba yan ang gusto mo? Yung umaray? Mangisay-ngisay si Gordon ng mga sandaling yon para itong uod na inasinan. Kaya naman, mabilis siyang inalis sa lamesa para ipalit na si Remedyo para tatakan. Hindi nagtagal ay may mga tatak na rin sila sa dibdib. Hinang-hina silang nakasandal habang dumadaing sa sobrang hapdi. Punyemas, para akong nasa impyerno sa sobrang init ng katawan ko. Mamamatay na yata ako eh. Sa sobrang sakit ng kanilang paso ay nahimatay ang tatlo. Nagising na lamang sila dahil sa tilaok ng mga manok sa labas. Marahan silang bumangon. Makirot pa rin ang paso nila at bagyang nakakaramdam ng hilo. Wala nang nagbabantay sa kanila noong mga sandaling yon. Pero nakasarado naman ang pinto. Ayos ka lang ba, aswang na pipi? Tumango lang ang lalaki. Halangya, parang namamanid ang buong katawan ko ah. Lumapit sila sa pintuan. Hahawakan na sana ni Remedyo ang doorknob para malaman kung makakalabas sila. Pero isang bagay ang nagpatigil sa kanya. Ano yan? Bagyang inilapit ni Remedyo ang kanyang ilong para amuyin ang nasa doorknob. Halos mabaliw-baliw si Remedyo dahil sa sobrang baho ng amoy nito. Utsa! Tayo yung nasa doorknob! Sino namang gago maglalagay ng tayo sa doorknob? Pambihira naman oh. Naglagay sila ng tayo sa doorknob para hindi natin mapihit. Wala naman siguro sa ating tatlo ang hahawak dyan kahit may tayo, di ba? Bumuntong hininga na lamang sila noong mga sandaling yon. Medyo hirap na rin silang huminga. Bukod sa masakit ang paso, masyado rin kulub sa lugar na kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa ay bigla na lang bumukas ang pinto. Pumasok sila dunito kasama ang apat na lalaki. Isinara ng isang lalaki ang pinto, pero bigla itong napahinto. Oh, tanga! Umawak sa tae! Kung hindi lamang nahahapdian si Gordon, ay baka humalakak na ito ng malakas na tawa. Dahil miyembro na kayo, may ipapagawa ko sa inyo. Kahit ano, basta huwag mo lang kaming patayin at pahawakin ng tae dun sa doorknob. Siniko sila ng kasama nilang pipi. Tila ba may nais itong sabihin sa kanila. Ano ba yun? Sumenyas-senyas pa ang lalaki. May pagkabahala ito sa mukha na parabang hindi ito pabor sa gustong mangyari ni Donito. Tao? Anong tao sinasabi mo? Ayop? Gets ko na. Ano, kinakain? Senyas lang ng senyas ang pipi. Pero hindi maintindihan ng dalawang sinasabi nito. Akala kasi ng dalawa, nakikipaglaro ng syarid ang pipi. Mabaho? Tae? Malambot ba ito? Pangit? Pangit ba? Ilan bang syllables? Tao ba ito? Aswang? Mukhang aswang? Ilang words? Siraulo, masamang ugali. Dunito! Natigil lang ang kalokohan na yon nang magpaputok na ng baril ang lalaking si Donito. Ginagago niyo ba ako? Tinutukan ni Donito ng baril si Gordon.
dahilan para matameme ang lalaki. Kitang-kita sa reaksyon ng mukha ni Donito ang pagkapikon. Punong-puno na ako sa iyong gago ka, ha? Mukhang wala ka namang silbi, kaya papaunahin na kita sa impyerno! Kakalabitin na sana ni Donito ang baril nang may marinig silang putukan sa labas. Naalarma ang lahat ng nasa loob ng silid na iyon. Naudlot ang pagpapasabog sana sa bungo ni Gordon. Natuon ang atensyon ng lahat sa labas. Bantayan niyo yung tatlong yan, ha? Iyanda agad ang mga tao! Naglabasan sila Donito. Naiwan ang tatlo sa silid kasama ng dalawang bantay. Anong nangyari? May lumuso bang mga aswang? Ano naman kung meron? Eh di, mamamatay na kayong lahat. Hindi na nagsalita ang lalaki. Mga ilang sandali lang ay nagkaroon na naman ng malakas na putukan sa labas. Nakasenyasan si Gordon at Remedyo. Nagtutugma ang isipan nila nung mga sandaling yon. Balak nilang agawin ang baril ng dalawang bantay. Ano? Dito lang ba kayo? Hayaan nyo na lang silang mamatay? Hindi na naituloy ni Gordon ang sasabihin niya nang biglang may pumasok. Lumundag ang dalawang lalaki sa dalawang bantay. Gagi! Mga aswang! Walang nagawa ang hawak na baril ng dalawa. Nilapa sila ng dalawang aswang. Hinila ang mga yun palabas ng pinto. Samantalang natulala naman ang tatlo sa kanilang nasaksihan. Nakapalibot na yata mga aswang sa buong lugar. Kaya nga kailangan na natin makalis dito bago pa tayo madamay. Kinuha nila ang mga baril na nalaglag sa sahig. Sinuri muna nila sa labas. Wala nang dalawang aswang sa pasilyo. Natira na lamang ang mga bakas ng dugo sa sahig. Maingat silang naglakad habang nakaamba ang mga baril. Medyo hirap na rin silang kumilos noon dahil sa paso na nasa kanilang dibdib. Mga ilang sandali lang ay gumilid sila nang makita ang mga nakakagulo. Barilan doon, barilan dyan. Umabot na nga rin sa pinagtataguan nila ang ibang bala. Kitang-kita ng tatlo ang mga aswang na gumagapang sa kung saan-saan. Nilalapa na mga yon ang mga taong kanilang nahihila. May mga aswang din namang bumubulagtan na lang sa sahig. Wala na tayong ibang madadaanan. Paano na ito? Tingnan niyo mabuti kung may iba pang daan. Hindi pwedeng maiwan tayo rito. Ngayong may tatak na tayo, pati tayo damay sa gulo nila. Kinalabit sila ng pipi. Mayroong itong sinasabi na sa puntong yon, nagawa ng intindihin ni Remedyo. Ano? Magpapaiwan ka para makalis kami? Baliw ka ba? Hindi pwede yan. Hahanap tayo ng ibang paraan. Baka may pamilya ka pang naghihintay sa'yo, no? Kaya hindi ka rin pwede mawala. Aalis tayo ritong tatlo. Ngumiti ang pipi at umiling. Wala kang pamilya? Kahit na wala kang pamilya, kailangan mo pa rin mabuhay. Kailangan nating mabuhay tatlo. Bumuntong hininga na lang ang pipi. Pero bigla na lamang nitong inagaw ang baril kay Gordon. Sumenyas ito na mauna na silang maglakad palapit sa daanan. Iko-cover niya tayo, Gordon. Tara na! Kinakabahan man ay ginawa na lang din nila yon. Habang naglalakad ay pinapaputukan ng pipi ang mga aswang na nagtatakang lumapit sa kanila. Nang malapit na sila sa dulo, ay nakasulubong nila si Donito. Sakto naman na noong mga sandaling yon ay naubusan na ng bala ang kanilang baril. Anong akala nyo? Matatakasan nyo ako? Hindi! Sasamahan nyo akong lapain ng mga aswang dito! Sugatan at duguan na si Donito sa mga pagkakataong yon. Paika-ika na rin maglakad. Mamatay ka mag-isa mo! May pangarap pa kami sa buhay, no? Ikaw, pangarap mo lang yatang mamatay eh! Tumawa ng malakas si Donito na parabang nababaliw na. Nagulat na lamang sila nang may damputing baril ang pipi. Pero dahil mabilis din si Donito, nabaril niya ang pipi kaagad. Bagsak yon, pero hindi doon natatapos ang lahat. Nakita na lamang nilang bumulugtan na rin si Donito. Kahit natamaan ang lalaking pipi sa tagiliran, nagawa pa nitong patamaan si Donito sa ulo. Gagi ka talaga! Bakit mo ginawa yun? Tara na! May oras pa tayo para makalis dito! Kumapit ka lang! Tibayan mo, ha! Binitbit kagad ni Remedyo ang kasama nilang pipi. Bago sila makalabas ng lugar na yon, nakita pa nilang nilapa na ng mga aswang ang bangkay ni Donito. Nakatingin lang sa kanila ang mga aswang.
sinamantala na nila yon para makaalis sa impyernong lugar na yon. Inilapag nila ang lalaking pipi sa gilid. Batid nilang hindi sila aabot sa paggamutan dahil sa liwanag ng buwan, nakita nila ang nakangiting mukha ng lalaking pipi. Sumenyas ang lalaki para palapitin si Gordon. Umupo si Gordon at inilapit ang kanyang tenga sa bibig ng lalaki. May sasabihin yata, pre. Ha? Huh? Pipi nga eh. Ganun pa man, hinintay pa rin ni Gordon kung magagawa nga bang makapagsalita ng pipi sa huling sandali nito sa mundo. Gagok ka. Nanlaki ang mata ni Gordon. Hindi niya inaasahan na sa unang pagkakataon na makakapagsalita ang taong yun, magagawa pa talaga siyang murahin. Oh, anong sabi? Salamat daw. Nako, maraming ding salamat, pre. Isa kang tunay na bayani. Tuluyan ang pumikit ang piping lalaki. Napangiti na lamang si Gordon at Remedyo. Malaki ang utang na loob nila sa lalaki dahil kung hindi dahil dito, baka namatay na silang dalawa. Nakabalik si Remedyo at Gordon sa kanilang pamilya. Iniwan na nila ang ganoong klaseng gawain at sinimulan na lamang nilang maghanap ng ibang trabaho. Wakas.